Magandang umaga po, narito ang latest weather update ngayong araw ng Tuesday, July 16, 2024. So unahin po muna natin yung mga weather systems na nakakaapekto sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa kasalukuyan po ay may binabantayan tayong low pressure area nasa may silang bahagi ng Mindanao. As of 3 a.m. huli itong namataan sa layang 310 kilometers east-northeast ng Davao City. And kung makikita po natin dito sa latest sa satellite image, yung mga kaulapan na dala nitong low pressure area ay inaasahang makakaapekto dito sa may silang bahagi ng Visayas at Mindanao. So asahan po natin yung mga tsansa ng mga katamtaman hanggang sa paminsang-minsang malalakas ng mga pagulan na posible namang magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. So ingat po sa ating mga kababayan dyan. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, partikular dito sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, pati na rin sa kanlurang bahagi ng Mindanao, patuloy pa rin ang epekto ng southwest monsoon o hanging habagat. Kung makikita po natin sa satellite image, although may mga kaulapan po tayong namamataan ay hindi po siya tumutuloy dito sa ating bansa dahil meron po tayong circulation or bagyo dito sa may area ng Vietnam na humahatak dito sa hanging habagat. So mostly naapektuhan lamang po nitong mga kaulapan ay dito sa may area ng Palawan at magdadala din po ito ng mga isolated thunderstorms mostly dito sa western sections ng Southern Luzon, pati na rin ng western sections ng Mindanao. Sa nalalawing bahagi naman po ng ating bansa, although makakaranas pa rin po tayo ng mga isolated rain showers or thunderstorms, lalong-lalo na pagdating sa hapon o sa gabi, ay posible pa rin po yung mainit na panahon pagdating naman ng tanghali. And yung areas po na apektado nitong southwest monsoon, ngayong umaga ay posible din po makaranas ng mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan. So monitoring lamang po tayo ng mga thunderstorm advisory na nilalabas po ng ating PAGASA Regional Services Division. Samantalang sa mga susunod na araw, itong low pressure area na binabantayan po natin, hindi inaalis yung possibility or posibilidad na magiging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Kaya continuous po yung monitoring natin. Sa mga susunod na araw po, inaasahan natin na magdadala ito ng maulan na panahon simula bukas sa malaking bahagi ng Eastern at Central Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. At before matapos po, bago matapos yung Linggo, ay makaka-apekto or inaasahan din po makaka-apekto ito sa malaking bahagi ng Kabisayaan, Bicol Region, pati na rin ang Mimaropa. And bago po dumating ang weekend, ay posible din po itong magpapaulan sa ilang bahagi ng Calabarzon, Metro Manila at Central Luzon. So monitoring po tayo ng mga forecast na ilalabas po ng PAGASA sa mga susunod na araw. Sa magiging lagay naman po ng panahon dito sa Luzon, gaya po ng nabanggit natin kanina, magpapatuloy pa rin po yung mainit na panahon, lalong-lalo na pagdating ng tanghali at may mga chance na naman ng isolated rain showers or thunderstorms pagdating naman po sa hapon or mas madalas po sa hapon o sa gabi. Pero yung areas po na apektado nitong southwest monsoon, possible po yung mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan ngayong umaga. So sa mga magiging agwat naman po ng panahon, agwat po ng temperatura rather, dito sa Lawag maglalaro mula 21 hanggang 30 degrees Celsius. Para naman sa Tugigaraw maglalaro mula 26 hanggang 35 degrees Celsius. Sa Baguio nasa 17 to 25 degrees Celsius, 23 to 31 para sa Tagaytay. At yung maximum temperatures po natin sa Metro Manila at Legazpi aabot ng 32 degrees Celsius. Dito naman po sa magiging lagay ng panahon ngayong araw sa nalalabing bahagi po ng ating bansa, gaya po ng nabanggit natin kanina, ay dulot pa rin epekto nitong hanging habagat or southwest monsoon. Asahan pa rin po natin yung maulan na panahon sa malaking bahagi ng Palawan. Samantalang dulot naman na epekto nitong low pressure area, asahan po natin sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, makakaranas din po tayo ng mga kalat-kalat, mga pagulan, pagkilat at pagkulog. Babala lang po sa areas ng Caraga, pati na rin southern portion ng Eastern Visayas, mamayang gabi or possible mamayang hapon, posible yung malalakas na mga pagulan. Paghandaan po natin yan at mag-monitor po ng mga updates or heavy rainfall warnings or thunderstorm advisories po nilalabas ng ating PAGASA Regional Services Division. Samantalang sa nalalaming bahagi ng Visayas at Mindanao, although magpaparamdam naman po si Haring Araw, ay may mga posibilidad pa rin ng mga isolated rain showers or thunderstorms o mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan, lalong-lalo na dito sa may areas ng Zamboanga Peninsula, BARMM at Soksarjen. Pwede pa rin makaranas ng mga isolated na thunderstorms ngayong umaga.
Para naman sa agwat ng temperatura, para sa Calayan Islands ay maglalaro mula 24 hanggang 30 degrees Celsius, samantalang sa Puerto Princesa maglalaro mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. 31 degrees Celsius din inaasahang maximum temperatures para sa Iloilo at Cebu, samantalang 32 degrees Celsius naman ang maximum temperatures na inaasahan ngayong araw sa Tacloban. For Cagayan de Oro, yung agwat ng temperatura maglalaro mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. 31 degrees Celsius din ang maximum temperatures para sa Metro Davao, at para naman dito sa Zamboanga ay maglalaro mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning sa ngayon, pero kung mapapansin po natin, iba yung pag-iingat po sa mga planong pumalaot sa may kanlurang baybayin ng ating bansa, pati na rin po sa may silangang baybayin ng Mindanao dyan po sa area kung saan ang pamataan yung low pressure area. Maulap na panahon po yung inaasahan natin, medyo rough po yung mga karagatan, yung pag-alon, kaya iba yung pag-iingat po sa mga planong pumalaot sa mga nasabing baybayin. Ngayong umaga, si Haring Araw ay sisikat ng 5:35 a.m. at lulubog na mamayang 6:29 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lang po ang aming social media accounts at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. Yan lamang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat.